Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, simple lang ang pag-uusapan natin, and that is parts of purchase journal. Unang punto, worksheet ang document na gagamitin natin sa recording. In actual accounting practice, purchase journal book ang ginagamit, kung saan naka-attach ang bawat pages ng journal sheet. Hindi katulad nitong worksheet na loose ang document. At kung sakali pa nga na merong computer ang negosyo, malamang meron silang accounting program na spreadsheet na ang classic example ay Excel na ginagamit sa pagjo-journal. Pangalawang punto, wala ding standard na nagsasabi kung ano dapat ang mga makikita sa heading ng special journal. Ang ibig kong sabihin, maaaring iba ang inyong mabasa sa mga textbook or ituro ng mismong accounting professor ninyo kesa dun sa ipapakita natin today. Wala namang mali sa aming lahat. Kasi nga, wala namang standard para sa headings ng special journal. Ang importante, pagkatapos ng accounting process, nagawin mo ang journalization, i-post ito sa ledger at gumawa ka ng financial statements, iisa pa rin ang magiging final answer. Kasi nga, wala yan sa heading. Okay? Simulan na natin. So basically, meron ditong column para sa date. Na itong medyo mas malaking butas ay para sa year, let's say 2021 at saka sa buwan, let's say February. At yung maliit na butas ay para dun sa date, let's say February 12. And then dito sa side na to, hindi na explanation ang ipinapakita na heading. Pwede na na yung accounts credited. Okay? Bakit ba hindi na kailangan na explanation ang ipakita? Kasi nga, automatic na lahat ng mai-record sa purchase journal is basically a purchase transaction on account. Kaya ang ginagamit ay accounts credited sa heading. Na ang ipinapakita ay kung kanino ka mismo bumili. Okay, let's say Juan de la Cruz, yung supplier mo. Okay? At pagkatapos, nilalagyan din dito ng PR. Kasi pagkatapos ng journalization, ipopost mo pa rin yan sa ledger. Kaya nga merong posting reference na basically sa subsidiary ledger in this particular topic. Yung subsidiary ledger, doon mo nakikita kung magkano pa yung utang mo sa specific na tao. Which is in this case, kay Juan de la Cruz na supplier. Okay? Na ang inilalagay dito is tick mark or chinechikan para maipakita na naipost mo na. At pagkatapos nun, kailangan ding ipakita yung mga documents na ginamit. Okay? Maaaring PO, okay? PR, let's say purchase requisition, hindi posting reference po ano, or RR, ang ginagamit na document. Okay? RR means receiving report. Kasi basically, pag bumili ka, malamang dadating yan. Okay? Kaya gagawan mo ng report na sila ay dumating na nga talaga. Kaya maaaring RR ang document na gamitin dyan. Na kung sakaling yun yung kauna-unahang documents, therefore we put 001. Okay? And then afterwards, pwede rin tayong maglagay dito ng terms. Okay? Na nagpapakita ano ba yung naging usapan ninyo ni Juan de la Cruz nung bumili ka. Let's say 210 and 30. Okay? Ayan. Kung sakaling mas mahaba pa, therefore, pagkasahin mo dyan. Maaari din namang isang column lang or tatlo. Pero sa atin, ihaan na lang muna natin na dalawa. At pagkatapos, ipapakita din natin ano yung mga accounts na dinedebit natin whenever we make purchases. So basically, when we buy merchandise, we use the account title purchases. Okay? At meron nga daw siyang asawa, let's say input tax. Yan na nga yun. Hindi sila napaghihiwalay. Pero itong purchase journal, maaari mo din siyang gamitin dun sa iba pang mga binibili mo. Katulad ng ano? Ng office supplies. So therefore, pwede po natin lagyan dyan ng office supplies. Okay? Or equipment, kung madalas ka rin bumibili ng mga equipment. Kunwari lang. Ayan. So ang tawag sa kanilang lahat ay debits. Okay, so again, maaaring iba-iba ang ipakita na headings dito. So let's say nabili ka nga, okay, ang value nun 100,000. Tapos syempre, meron siyang input tax, that is 12,000.
So therefore, it will be totaling to 112,000. Then after the debits, we have the credits. Na basically, this is on account, kaya nandito yung accounts payable. Pero pagka minsan meron pang isang on account, or pero merong document that is the notes payable, so maaaring sila nandyan parehas. So we put that on credits. Okay? Na basically, ang total nito, 112,000. Okay? Pero pagka minsan merong mga transaction na hindi makikita dun sa mga headings, that's why meron ding tinatawag na sundries. Okay, so isulat po natin dito, sundries. Ayan. Ang sundries ay para saan? Sagot, sa mga transaction na hindi mo makikita dun sa headings dito sa debits or sa credits. Kaya therefore, dito mo ilalagay yung kanilang account titles. Okay? At pagkatapos, dito yung debit and dito yung credit. So again, para saan yung sundries? Para doon sa mga transaction na hindi mo makikita dito sa mga columns na to. Kung para saan pa to, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon naman tayo ng sample problem solving kung saan gagamitin din natin yung mga yan. Okay, tuloy pa natin. Ang special journal ay maganda in a sense na special siya kasi nga hindi mo na kailangang isa-isahin ang pagpo-post coming from the journal going to the ledger. But rather, ang ginagawa na lang natin at the end of the accounting period, tinototal natin lahat ng mga nangyari. Let's say yan yung mga yon. Okay, na basically kung meron ka ding transaction sa sundries, itinototal mo din sila. Okay? At pagkatapos, pinupost natin sila sa ledger at yung total na lang. Let's say itong accounts payable, so 201 siya. Ayan, pinupost po natin lahat yung mga yan. Na kung paano nga gawin, yun pong topic na posting to ledger ang makakatulong sa atin. So, sa ngayon, yun na lang muna tayo, parts of purchase journal. Maraming salamat.